Ang tanong ngayon, sino ang pinakaayaw mong maging iboto sa pagiging isang presidente ng Pilipinas? Sino kayang pinakaayaw ninyo? Diba? Ako naman, kung ako ang tatanungin ninyo, ang pinakaayaw ko, number one, si Pacquiao. Number two, si Isko. Dahil, benta doon, benta dito! Diba? Si Lenny, sige, tuloy mo lang yan. Dahil, akala ko bangka lang ang lumulutang, pati pala ikaw. Kaya saksihan natin ang ating mga kababayan kung sino ang pinakaayaw nilang iboto. Kayo na ang humusga. Sino kayang ayaw ninyong iboto, yung mga nanonood? Kaya alam nyo na. Yan. Saksihan, diba? Sino kaya ang pinakaayaw ninyong iboto? Kaya kayo na ang humusga para, diba? Oo, para. Yan. 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 Ayaw? Oo. Tsay mo. Yan. Ayaw ko yan. Sino yan? Sino? Ayaw ko nun. Bong! 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 Yay! Yay! Bong! 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 Ito na! Ayaw namin eh! Lugaw! Ready! Awan! Sir! Sinong pinakaayaw mo dito? Ayaw. Si Lenny, ayaw ni Sir. Ba't ayaw niyo kay Lenny, Sir? Bobo yan. Bobo lang sa matapit. Sino yung pinakaayaw niyo dito? Ayaw din. Si Lenny ang ayaw ni Sir. Bakit ayaw nyo kay Lenny, sir? Pink Dilawan eh. Pink Dilawan. Ayan. Pink Dilawan. Ayaw nyo sa Pink Dilawan daw. Pink Dilawan. Pink Dilawan. Sinong pinakaayaw may boto? Ayaw boto? Oo. Si Madam Lenny, bakit ayaw nyo kay Madam Lenny? Dilawan. Ha? Dilawan daw si Madam Lenny. Eh ma'am, kulay pink na sila ngayon. Ganun pa rin yun. Ganun pa rin yan. Ang loob daw ay kulay yellow. Ayan. Ayan ang alam namin. Bongbong talaga. Oh, kasi alam mo kung bakit? Opo. Hindi po tayo, wala naman tayong dapat nagawa yan, ano? Opo. Ang nakarami sa nakarami, hindi naman sagutin. Kung kasalanan mo ba, kasalanan niya? Hindi naman. Oo, tama. Ngayon po, ito, marami ang Marcos eh. Sinasabi nila, Tador. Opo. Pero sa daming proyekto na ginawa at napakinabangan ng tao, mula sa pula hanggang ngayon, Marcos ang gawa niya. Hindi po ba? At saka pangalawa, hindi po siya nagsasalita against the quality sa mga kasama niya ng mga laban. Yung iba, sila na nga ang nakaupo, binabanatan pa nila yung mga nakaupo rin. May nagawa ba sila? Pare-pareha silang congressman. Kaya maraming nagawa sa buong mundo na si Marcos. Since, ever since. Lahat, tumataas ang mga bilihin natin, gasolina, mga ganyan, kinabababa sa kakan ngayon, wala lang kung lalang kami bilhin, di ba? Lahat ng proyekto ng Marcoses, lahat ng nasa utak ni Marcos, lahat ng para sa buong Pilipinas, ang utak ng lahat yan, sila lang. Oh, di ba? Sino ang pinakaayaw ninyo, di ba? Kaya alam nyo na. Kaya, yon. Mga kababayan natin, nagsisigawan na, oh. Oh. Ayun, yung pinakaayaw niya sino? Eh, di sino ba yan? Si Lugaw? Wala nang ginawang mabuti sa mundo. Interview, mali-mali pa sinasabi. O siya, mauna na ako sa lama. Ayun, saan pinakaayaw mo iboto? Si Lenny, ayaw mo? Bakit ayaw mo kay Lenny? Wala sa sarili kapag nagsasalita. Pangulong, paano na lang kung nasa ibang bansa tayo eh. Wala siyang masasalit ng mati. Buwato na kayo? Opo. Sinong... Siyempre, Marcos tayo. Marcos! Yung ayaw mo, sino? Pacquiao, wala namang magagawa yun. Ayun, ayaw kay Pacquiao. Magbibigay doon ng bahay si Pacquiao. Kamiya na lang yun. Dahil kami dito, buong Guadalupe, buong Marcos. Buong Marcos. Magbibigay na yan. Pag nanalo, pag natalo, daya na yan. Dinaya na ni Lenope. Daya na daw. O totoo naman 'yon, 'di ba? Ang daming nagsasabi sa aking mga
lola at lolo ko na talagang kapag nanalo pa yung si Lenny, daya na yan. Diba? At yung mga Comelec dyan, diba? Kala ninyo man naniniwala ng sambay ng Pilipino kapag natalo si Bongbong Marcos, mga utot kayo. Diyos ko. Kaya yung mga iba dyan, diba? Alam nyo na. Eh kapag nanalo yan, eh lalo na si Pacquiao, luto, diba? Eh kung si Pacquiao nanalo, luto. Diyos ko. Mahiyahiya naman tayo sa sarili natin, diba? Kaya tayong lahat, kung alam naman natin kung ano yung talagang sigaw ng mga Pilipino, kung sino talagang iboboto, diba? Kapag nanalo pa yun si Lenny, duga na yan. Kaya kayong lahat, alam na, akala ninyo, hindi pa kayo nahuli na meron na pala kayong print na ano, 60% na balota. 64% yon. Tapos meron na pala kayong mga nakalagay na kung sino mga mananalo. Ang taray! Grabe talaga! Diba? Eto, makinig kayo. Diba? Tayo lahat, tayo yung boses ng sambay ng Pilipino. Kaya makinig kayo. Dahil, diba, sinisigaw ang mga may hirap talaga kung ano talaga ang nararapat nila talagang pakinggan. Kaya watch nyo to. Boom! Paniwala ng kung ano. Naku, wag na kayo ano. Naku, alam niyo ako, dati sumasama pa ako, pinasok namin ng Malacanang, isa ako sa mga nagpatalsik kay Marcos. Dahil na-manipulate yung mindset ko. Isa ako sa mga pumasok sa Malacanang noon, nung Eche Revolution. Dahil manipulate ang mindset ko noon eh. Pinasok namin, yung ano. Malaking pagkakamali. Dahil nga, magaling sila mag-manipulate eh. Eh, nagtataka lang ako sa mga kabataan ngayon, hindi nila alam. Umaasa na sila sa mga, ano, na kaysa magnanak. Kung alam nyo lang, nung panahon ko, panahon ni Marcos, buhay na ako. Magagang buhay. Oo, hindi ganito. Number one pa ang Pilipinas, number two, number one. Yun tayo na umaasa. Napakagang ng buhay noon. Yata ang Pilipinas yan, si Marcos eh. Ang atinawa talaga daw. Go, go, bong! Bong, bong, bong! Go BBM! Sir, go, sir! Ano nagustuhan mo kay Bongbong Marcos, sir? Ako kasi napamatalino siya at saka yung tatay niya, yung legacy ng tatay niya. Talagang inaangaan ko kahit hindi ako. Pinanganak na ako ng 1986. 3 years old pa lang ako noon. Pero ano, naging aktivista rin ako dati sa PUP. Puro kaloko ang pinagagawa nila, no? Hindi totoo yan. Kaya yung mga lumalaban na kabataan kay Marcos o sa administrasyon natin, tanggalan ng scholarship yan, mga ulul yan. Hindi, walang pakilam. Basta Bongbong Marcos ako, no? Alam ko lang sa pinag-aaralan ko din. Hindi ako basta-basta nagsasalita na hindi ko alam. At hindi ako naniniwala sa Peking history. Dahil kitang-kita naman sa status, sa estado ng bansa natin noon, napagawa ni Marcos. Anong nanakawin? Wala namang nanakawin sa Pilipinas noon. Pera pa ng Marcos ang ginagastos noon. Sa totoo lang. Diba? Kumpara sa mga napagawa ni Marcos noon na ginagamit pa rin natin ngayon. Yon, tumpak! Boom! Diba? Totoo yun, diba? Yung akala niya ng ibang tao ay yung mga ibang proyekto na ginawa ni Pem at ni Imelda Marcos ay pera ng bayan. Ang karamihan talaga ay pera ng sa kanila talaga. Para yung mga sinisigaw na kakulangan, kung iisipin mo, mahirap nung panahon na yun, diba? Saan kukuha ang pera ng ano, ng bansang Pilipinas? Diba? Yung sa gobyerno, bakit? Magkano ba ang peso noon? Maliit lang, mga buang. Diba? Maliit lang ang peso noon. Tumpak. Talagang nagre-research to. Diba? Pero karamihan, diba? Karamihan talaga nagsasabi. Ang hirap daw magsalita sa media kapag daw wala kang kaalaman. Diba? Eh ako yung tanungin ninyo. Diba? Kaya ang lakas ng loob ko dahil may ipapakita ko sa inyo. Diba? Alam ninyo, una-una sa lahat, hindi ako natatakot dahil una-una sa lahat, mayroon talaga akong ipapakita ng totoo. Diba? Eh, yung iba, mga kapwa ko Pilipino, natatakot kapag nagsasalita sa ano, camera eh. Baka daw kasi iba isipin ng tao. Bakit ka matatakot kung totoo yung sinasabi mo, diba? Yung mga iba naman eh,
Diba? Nag-iisip ng hindi maganda, pera daw ng gobyerno. Diyos ko, magkano ang pera natin noon? Kung iisipin ninyo, pero tignan ninyo, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ng mga Marcos, si Pem, diba? Buhay na buhay pa rin ang history niya. Kahit wala na siya dito sa bansang Pilipinas, ganyan ang pagmamahal ng mga tao. Boom! Diba? Kaya yung iba dyan, yung mga nag-iisip, maging matapang kayo sa mga naririnig ninyo, ipagsigawan ninyo kung anong mga nalalaman ninyo. Dahil mga poking ina niyan, mga ano yan eh, di ba? Talagang hindi totoo yan. Hindi totoo mga pinagsasabi niya mga oligard na yun kasi unang-una sa lahat, pagsasasapakin ko mga mua niya. Di ba? Eh, panahon na natin para lumaban, di ba? Panahon na natin lumaban, talagang unang-una sa lahat. Kung gusto nilang patalinuhan, eh bakit hindi? Di patalinuhan, ganun din naman eh. Eh sila nga may mga diploma, mabobo naman sila. Diba? Eh dito tayo sa walang diploma. Diba? Dito tayo sa walang diploma. Eh mga matatalino mga walang diploma eh. Eh pero yung mga iba, may mga diploma, mga bobo naman. Ayun sila, diba? Ang pinag-aralan nila sa school, paano ang magnakaw at kumuha ng pera ng bayan. Kaya pinagbibibintang ang mga Marcos. Pero gawain pala nila. Diba? Ganyan ang mga gawain ng mga kapwa magnanakaw. Kasi nga, galit sila sa kapwa magnanakaw. Bakit? Kaya ba nilang gumastos sa mga sinisigaw mga sambayan ng Pilipinas? Hindi nila kayang gumastos. Ang gusto nila, nakaw ng nakaw, nakaw ng nakaw. Akala ninyo, madadala ninyo sa langit yan? Hindi ninyo madadala sa langit yung pera na yan. Diyos ko, bigay na yan. Diba? Walang kwenta yung pagnanakaw ninyo. Diba? Hindi pa ba kayo kontento na nakakakain kayo ng 3 beses, may sasakyang kayo. Ayun sana kung iisipin mo, ganun lang ang rotation ng buhay. Diba? Nabibili mo yung gusto mo. Eh gusto nyo pa magpayaman ng magpayaman sa mundo? Diyos ko, anong gagawin mo sa pera? Akala mo maaakit mo sa langit yan? Ang madadala mo lang sa langit, kaluluwa mo, wala na yung mga damit mo kahit ano dyan. Diyos ko naman, kung iintindihin mo man, no, diba? Minsan naiisip ko, bakit sila magnanakaw? Eh, para ano, yumaman ka? Bakit hindi pa ba sapat sa'yo na, uy, tatanda ka din, walang panghabang buhay na buhay ka? Diba? Depende lang kung immortal kayo, diba? Kung depende lang kung immortal kayo na panghabang buhay, bambira lang ang peg. Diba? Eh, yung mga iba sabihin, ay, matapang daw ako magsalita. Eh, matapang talaga ako. Talagang wala akong inuurungan, di ba? Suntukin ko mga mukha niyan. Eh. Ala nila, eh, ano, di ba? Unang-una saya, lahat ng mga tao dito sa bansang Napol, alam nyo ba? Merong kasabihan na napopol tayo sa pagmamahal. Pero, minsan, napopol tayo sa maling history. Boom! Di ba? Ayun! Di ba? Ayun ang kinalakihan ng sambayan ng Pilipino. Paul sa maling history ng Pilipinas. Kaya, diba? Kaya kayo mga kababayan ko, mga nanonood, huwag kayong matakot na magsalita. Dahil unang-una sa lahat, kayo pa rin ang magiging liwanag para sa sambayan. Kung ano yung nakikita sa inyo ng sambayan ng Pilipino, magiging matapang din sila dahil pinagtatanggol natin kung anong nararapat dito sa bansang Pilipinas, di ba? Ano, sino mga tanga? Alam ko maraming naging tanga nito sa history ng Pilipinas eh. Kasi ako, wala naman talaga akong pakialam sa history noon at wala akong pakialam sa politics. Na-enjoy ko lang ang buhay ko. Gusto ko lang makita ang gawa ng Diyos. Yung nation, ganon, diba? Kaya yung mga iba dyan, nagtataka, diba, bakit galit daw ako sa gobyerno? Hindi naman ako galit sa gobyerno, eh, kay Pangulo Duterte nga, hindi ako galit eh. Galit ako sa mga taong sa gobyerno na magnanakaw. Tapos, yung galit din ako sa mga lalawigan na gumagawa ng proyekto, tapos, yun, diba? Gumagawa ng daan na alam naman nila na buo pa. Ganun ang gagawin nila. Sisirain para meron lang maipakitang may proyekto silang nagawa. Diba? Oh, may nakaka-relate dito. Totoo yun. Diba? Sa lalawigan ninyo, ganun, diba? Gumagawa ng mga proyekto. Tapos sasabihin dun sa ano, ganito, matatapos yung ganito. Kahit isa, wala pang nagagawa. Ganyan mga kurakot. Diba?
Kaya yung mga kurakot dyan sa gobyerno, ba't hindi pa kayo maunang mamatay? Diba? Kahit saan kayo lalawigan, bakit hindi pa kayo unang mamatay? Kayo ang pahirap talaga dito sa sambay ng Pilipino. Diba? Kapag merong kamag-anak sa City Hall, ayun ang uunahin. Kapag merong ano, ganun, kailan dapat pantay-pantay? Diba? Hindi mo lang kamag-anak sa City Hall, eh. Ayun ang... Diba? Kapag kamag-anak mo, uunahin mo. Hindi. Ang mga iba nangangailangan din ng tulong. Bakit? 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 Ganun. Diba? Kaya yung mga iba dito, huwag ninyong pinayayabang na ang tatalinin niya dahil yung mga mayor, gobernador na matatalino kayo. Diba? Inuutunin niyo yung sambay ng Pilipino. Yung dito nga sa lalawigan namin, puro papogi. Wala namang mga nagawa eh. Nako, Diyos ko. Eh, totoo naman eh. Puro lang papogi yung mga ano dito. Wala namang mga nagawa. Diba? Gawin ninyo. Hindi puro salita. Mas maganda, hindi lalakay nagsasalita. Gawin ninyo. At unang-una sa lahat, kailan dapat magkaroon din ng batas na yung mga local government, diba? Kapag gumagawa sila ng proyekto, kumari tulay or ano paman, ay wag nilang lagyan ng pangalan nila. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman nila pera. Yan eh. Diba? Ang pera nila, sinasahod din nila sa pera ng bayan yun. Diba, ba't nilalagyan nila ng pangalan? Bakit? Lapida ba yan? Kaya nilalagyan ng pangalan? Dahil unang-una sa lahat, hindi lapida yan. Lagi ninyong tatandaan yan. Yun! Diba? Hindi lapida yan. Bakit nilalagyan ng pangalan yan? Dahil ginawa po ni ganito, ni Gob, ganito, ganyan, ganito. Oy, diba? Pera niya. Diba? Eh, hindi naman niya pera yun eh. Diba? Lagi natin dati na, hindi mo pera yun. Huwag mong sabihin na pera mo yon, dahil pera ng sambay ng Pilipino yan, yung mga tax na binabayaran dyan sa seat, sa local government ko, kung saan naman lalawigan yan. Diba? Yung iba nga eh, yung isang mayor, ewan ko kung sa Manila ba yun, yung sabi niya, para daw makatulong ang nagbenta ng divisoria yon at marami pang iba. Tapos ang sabi niya, ibibenta ko lahat yan, kahit yung City Hall, bibenta ko, pati yung ano, para makatulong daw sa sambayan. Diyos ko, wala ka lang ano, ginayaw mo na lang sa Pangulong Duterte. Bakit meron ba na ibenta sa Pangulong Duterte? Ikaw eh, nangunguna ka, ikaw yung unang nagbenta. Diyos ko, ayun pa, Pangulong, diba, Pangulong Presidente na yun natin ha, hindi nagbenta, ikaw lang, nagbenta. Yun. Patay tayo dyan, diba? Kaya, ala ninyo, ano to? Ramos the second. Kaya yung mga iba dyan, lagi natin tatandaan, tayo pa rin ang number one sa botohan. Dahil una-una sa lahat, kapag nagkaroon tayo ng unity, wow, unity, isisigaw pa rin natin do, kung sino talaga ang gusto natin. Kaya guys, huwag ninyong kakalimutan, tama ang sungit pa ng iba dyan na nagbo-work sa government. Oo, mga masungit. Ang sarap ng sampalin eh. Diba? Ang susungit ninyo, unang-una sa lahat, ang naghalal sa inyo, mga kapwa ninyong Pilipino, kaya huwag ninyong ipayabang na konsehal kayo o mayor kayo o vice mayor kayo dahil sila pa rin ang boboto, ang kakapal talaga ng mukha nyo. Eh, totoo naman eh. Diba? Alam nyo, sana... Dito sa bansang Pilipinas, mabilis ang process. Ay, ang problema dito, eh, mabagal ang process ng ano, yung mga documents. Diba? Mabagal. Sobra. Late. Buwan ang hihintayin. Parang patulog-tulog ang mga tao dyan. Diba? Lagi, Diyos ko naman, gayahin naman natin yung Japan. Diba? Yan nga yung sinasabi ko, sana mangyari din sa bansang Pilipinas yung ano, yung pumasok ko sa City Hall sa Japan. Minuto lang, tapos na yung hinihingi ko. Diba? Depende lala kung marami kang ipapagawa. Ganon. Diba? Dito sa Las Piñas, dahil may political dynasty, pati building ng school, andun yung pagmumukha nila. Oo, yung mga politiko dyan, huwag ninyong ilalagay yung mga pangalan ninyo. Unang-una sa lahat, hindi nyo pera yan. Pero ng taong bayan yan. Wala namang problema sa dynasty, di ba? Ayun ang pinoproblema ng iba, walang problema sa dynasty. Kung nagagampan na naman lahat ng mga paaluntunan sa government at natutulungan ng mga sambay na, walang problema yun. Pero kung pag nanakaw ang ginagawa ninyo, wala. Walang mangyayari talaga. Wala.
Diyos ko, at sa mga government na lalaban, kung uupo man kayo sa inyong lalawigan, Diyos ko, mahiyahiya kayo ng konti. Ah, huwag nang ilalagay yung pangalan ninyo sa mga proyektong nagagawa ninyo. Dahil unang-una sa lahat, hindi nyo pera yan. Oo, hindi nyo pera yan. Ah, tapos yung ilaw, yung ganun, wow, pera, saan yung nakuyang pondo na yan? Diba? Pera ng taong bayan yan, yung tax. Dapat isipin ninyo, sasabihin nila, ay, yung ganito, yumaman yan. Segovia, mayaman yan. Si Mayor, mayaman yan. Saan ba nakuha niyang yaman niya yan? Eh, nung panahon na naging mayor yan at gobernador, eh, wala namang ano. Diba? Tapos nung naging may veter na naman dito, ayaan mo na, enjoy na lang niya. Diba? Enjoy mo lang na mapanood ako dahil unang-una sa lahat, alam nyo na. Sinasabi ko naman yung totoo. Bakit totoo naman yung sinasabi ko, ha? Bakit nila nilalagay yung pangalan nila sa ano, proyekto ng government? Diba? Pera ni ba nila yon? Pera ba nila yon? Diba? Pera ba nila yon? Di naman nila pera yon, ha? Kala nila, pera nila yun eh. Tapos, yung mga iba dyan, di ba, kapag malapit na eleksyon, doon na sila magbubuhos ng lahat. Babayaran yung mga tao. Huwag yung sasabihin na walang nagbibigay sa inyo. Di ba? Huwag yung sabihin na walang nagbibigay. O Yasumi. Ay, Dozo. Wow, Japanese, di ba? Huwag yung sabihin na walang nagbibigay sa inyo, di ba? Ibang politics, di ba? Yung sa local government, alam nyo na yan. Diba? Patago. Diba? Kaya yung sa mga, ano, sana yung mga sa local government, eh, wag nyo ilagay yung pangalan ninyo dahil unang-una sa lahat, ang kakapal ang mga mukha nyo. Dahil hindi nyo pera yan. Hindi nyo pinaghirapan yan. Dahil yung mga iba dito sa mga government, kaya lumalaban, ginagawang business ang politics. Ay, ginagawang business ang gobyerno. Diba? Bakit ba sila yumaman? Sa gobyerno! Dahil magaling sila mag-ano na eh, mag-ikot-ikot ng ano, documents na, o paano itatago tong tax ho? O yung malaki to eh. Eh, paano i-ano natin to para hindi mahalata, para sa next ano, generation ng magiging mayor, hindi mahalata. Paano kaya ito? Diba? At una sa lahat, wala ka na makikita mga matitinong gobyerno. Lahat yan nagsisinungaling yan. Shout out naman, Melvin Lorito. Ay, Melvin Lorito, parang ang pogi naman ito. Paparapsi, di ba? Kaya guys, lagi ninyong tatandaan, kung lalaban man kayo, sana meron kayong mga natutunan. Kung lalaban kayo sa konsehal, mayor, governador, congressman, ganun dapat ang matutunan ninyo. Huwag ninyong ilalagay ang pangalan ninyo dahil hindi nyo pera yan. Dahil trabaho nyo talaga na gumawa ng proyekto sa inyong lalawigan. At lagi ninyong tatandaan, kahit hindi ninyo ilagay ang pangalan ninyo dyan sa proyekto na yan, malalaman ng tao kung sino talaga ang gumawa niyan. Dahil, bakit matatanda na ba lahat ng mga tao sa Pilipinas? Diba? Si Pem, diba? Bakit si Pem ba? Yung airport na nagawa niya dito, nilagay niya ba? Yung Ferdinand Marcos International Airport? Hindi. Ang nilagay yung ano, yung tae, yung Ninoy Aquino International Airport. Diba? Kaya yung iba dyan, kaya mga nagtatanong, huwag kayong masyadong ano, binenta ng divisor para sa budget ng campaign. Correct! Diba? Kuwari pa. Diyos ko. Alam niyo yung paririnig ko, yung pagsasaliksik sa kanilang pananalita. Parang nag-iingat talaga sila sa divisoria. Kung anong gagawin nilang way para mas maintindihan. Pero hindi namin naintindihan, lalong-lalo na yung mga kagaya ko. Diba? Kaya yung mga iba dyan, lagi kayo mag-iingat, at sa mga lumalaban din sa konsehal or mayor, governador, huwag nyong ilalagay ang pangalan ninyo sa inyong lalawigan. Dahil unang-una sa lahat, hindi nyo pera yan. Dahil yumayaman din naman kayo sa gobyerno. Kala ninyo may matitinupang gobyerno, wala na. Kaya guys, maraming salamat. Diba, huwag natin kakalimutan ng isigaw ang pangalan na iboboto natin. Dahil kailan dapat lagi tayong Marcos Duterte! Marcos Duterte! Marcos Duterte! Marcos Duterte! Kaya happy-happy lang tayo. Kaya ituloy-tuloy lang natin ang pagkakataon na maging masaya. Dahil isigaw natin na mananalo ang Marcos Duterte! Marcos Duterte! Marcos Duterte! Marcos Duterte! Marcos Duterte!
Kaya guys, next election, next live, but another content, maraming salamat. Diba? Maraming salamat sa inyo, sa inyong pagbibigay sa akin, support ha. Marcos Duterte, Marcos Duterte, Marcos Duterte, Marcos Duterte, Cecilia Vicente, Martin, pa-shoutout! Marcos Duterte!